Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, February 4, 2024. Patuloy nga pong lumakas yung pagbugso ng easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa Dagat Pasipiko. Apektado na nga po niyan ang parte ng Metro Manila, Bicol Region, Visayas, Mindanao hanggang sa parte po yan ng Palawan. At asahan naman natin yung Northeast Monsoon o yung Amihan ay ramdam pa rin po yan sa may Cagayan Valley, Aurora, Ilocos Region, Cordillera, at mararanasan pa rin po natin dyan yung malamig na simoy ng hangin. At ayon nga po no, sa bagong pag-asa DOST at sa prediction din po ng European Center, possible nga po merong isa or walang bagyong mabubo ngayong buwan ng Pebrero. At kung mapapansin nyo nga po sa ating historical repeat, by 2022 and 2023, nagkaroon na po tayo ng bagyo, no? Pagpasok na nga po yan ng Abril. At ngayon 2024, dito po natin titingnan yung mga historical repeat at yung prediction ng ating mga weather system kung magkakaroon nga ba ng bagyo ngayong Pebrero or sa susunod na buwan, Marso. Sa ngayon nga po, dito nga po sa may Joint Typhoon Warning Center, no, from USA, ang mga prediction nga po, no, na valid dyan hanggang February 20 ay mataas ang tsansa na may mga possibility ng bagyo dito po yan sa may parte ng Australia. Dito pa rin po yan sa parte ng Australia. Below average po yung rainfall na tatanggapin ng ating bansa. Ayon po yan sa Joint Typhoon Warning Center. Ito po ay sa historical din po natin, no, ito po ay mababa, no, below average nga po yung matatanggap nating pag-ulan hanggang February 20. At dito naman po, no, sa bagong pag-asa DOST na chart, ang unang-unang bagyo natin ng 2023 last year, si bagyong Amang o Tropical Depression Amang, ito nga po ay nabuo noong April 10 hanggang April 13, at ito nga po ay dumaan sa coastal water ng parte ng Bicol Region. At sumunod naman po sa kanya, April, then May 27 hanggang June 1, ito po yung medyo matagal na dumaan naman sa ating Philippine Area of Responsibility at sa ating karagatan, at hindi naman siya naglandfall. Ito naman po ay si bagyo Super Typhoon Betty, yung pinakamalakas na bagyo na nabuo nung nakaraang taon. At sumunod po nga niyan, pagdating nga po ng June 6 hanggang 11, nagkaroon muli ng panibagong bagyo. At ito naman ay si Typhoon Chedeng, malakas na bagyo rin po. At ito naman po ay hindi naglandfall sa ating bansa. At ang sumunod nga po sa kanya, si Tropical Storm Dudong ng July na po, no? July 13 hanggang July, naglandfall sa parte ng Northern Luzon. Yung unang nabuong bagyo nga po, nung si bagyong Amang ay nagkaroon po siya ng interaction sa may parte ng Bicol Region. At yung mga sumunod na bagyo ay mababa ang chance ng mga landfall scenario. At pagdating nga po ng July, ito nga po si Tropical Storm Dudong, ito po yung kauna-unahang bagyo last year na naglandfall nga po sa ating kalupaan. At sa ngayon nga po, isipin natin, halos hindi nagkakalayo yung historical repeat noong 2022-2023. So ito po ngayon yung minomonitor at kinukunan din, no, ng mga chart ng ating mga weather agency, at kinukunan din po nila ng mga comparison, no, kung may mga chance rin pa ng mga landfall scenario sa mga susunod na buwan. At dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, no, bukas nga po by February 5,
Asahan nga natin magkakaroon ng low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility, pero mababa po ang tsansa niyan na maging isang bagyo. By February 6, makakaranas na muli ng pag-ulan ang eastern section ng Mindanao. Pagdating naman po ng February 7, makakaranas pa rin po ng bahagyang mahina at katamtamang pag-ulan ang parte ng Mindanao. Pagdating naman po ng February 8, dito nga po magiging maayos at maganda ang lagay ng ating panahon. By February 9, tuloy-tuloy nga po magiging maganda ang lagay ng ating panahon. Wala po tayong nakikitang anumang banta ng sama ng panahon. By February 10, dito po mapapansin natin no, yung meron pa rin pagbugso ng Northeast Monsoon o yung Amihan. Makakaranas pa rin po tayo ng malamig na panahon. By February 11, napapansin po natin dito nga po sa ating advanced weather forecast, wala pa rin po tayo nakikitang anumang posibleng sama ng panahon. By February 12, may tsansa ng mga pag-ulan dito sa eastern section ng Northern Luzon. Pagdating naman po ng February 13, magkakaroon nga po ng high pressure area sa may parte ng karagatan ng Japan na mas tutulak nga po sa Northeast Monsoon o yung Amihan, at magkakaroon ng mga pag-ulan pa rin dito sa eastern section ng Northern Luzon. From February 4 hanggang February 13, wala po tayo nakikitang anumang mga posibleng bagyo o low pressure area na makaka-apekto mismo directly sa ating bansa. Pero again, inuulit po natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan, o advanced prediction ng European Center. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po yan. Sana po ay maging gabay yung mga pinakita natin ng mga historical na mga bagyo na dumaan sa ating bansa, at para mas makakapaghanda po tayo kung sakaling may mga bagyong mabubuo sa mga susunod na araw. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.